Welcome back sa Kasosyo sa Negosyo. Ngayon naman po ay magsishare na naman po ako sa inyo ng isang recipe ng tinapay na alam kong kayang-kaya niyo pong gawin dahil mano-mano lang po ito. Ibig sabihin, binasa lang po natin ito gamit ang ating kamay. So, hindi po tayo dito gagamit. So, kung gusto niyo pong gumawa nito sa bahay, pwedeng-pwede po kayong gumawa. Pandimonggo. At para simulan ang atbe recipe, ito lang po ang ating mga gagamiting sangkap. Isang piraso ng itlog, 1/2 cup ng white sugar, 1 teaspoon ng salt, 25 grams ng butter or margarine, 25 grams ng vegetable lard or shortening, 1 teaspoon ng yeast, 1 teaspoon ng vanilla extract. At maglalagay tayo ng 1 cup ng tubig. So ang gagawin po natin ay tunawin muna natin ang asukal at asin. Ayan, so kapag tunaw na ang ating asukal at asin, ibusan natin ang kalahating kilo ng bread flour or ng first class flour. So kalahati lang po muna ang gagamitin natin. So kung gagawin nyo pong pangnegosyo, pwede nyo pong doblehin ang ating recipe. Pero yung yeast nyo po, ganun pa rin po ang takal. So huwag nyo na pong dagdagan kasi baka mamaya kung madami kayong gagamiting harina, eh baka naman po abutan kayo ng pag-alsa habang pinipigura nyo po ang inyong dough. So ngayon po ay ininid natin ito ng mga 3 to 5 minutes. So 3 hanggang 5 minuto po nating ininid ng kamay natin. Ito po mga kasosyong dough, na dough ko po na ito ay malambot po ito. Promise. So kapag nanid na po natin ng mga 3 to 5 minutes, iset muna na po natin ito. Paalsahin natin ang bahagyan ng mga 30 minutes. Lagyan po natin ng konting oil yung paglalagyan natin. So rest natin ito ng mga 30 minutos. So takpan po natin. Alright, so after 30 minutes, ito na po ang ating dough, mga kasosyo. So ngayon, next step naman na gagawin natin ay, syempre, ikakat na po natin ito. Ikakat ko ito ng 16 na cut. So dapat po pantay-pantay ang ating dough. So, meron po ako ditong nabili mga kasosyo na 1 kilo ng munggo paste. So, presyo po nito ay 80 pesos per kilo. So, luto na po ito. Gawa na po ito. So, para tipid po tayo sa oras natin, sa LPG, sa paggawa nito. So, tayong mga busy-busyhan. Nabibili lang po ito sa palengke. Nabibili ito sa mga bakery supply. Tanong nyo lang po, munggo paste. So, bali 1 kilo po ito. So, ang gagamitin lang natin ay 1/4 kilo. Alright? Para sa kalahating kilo, 1/4 kilo. So, kung itong 1 kilo na to ay pwede na po ito sa 2 kilo na dough. Magpapalaman na po tayo. So, magpapalaman na po tayo. Ganito lang siya kadali.
So, basta ganito lang gawin natin hanggang maubos nating malagyan ng palaman ng ating dough. O, diba? Sobrang dali lang. Kung gagawa po kayo ng pandikoko, mga ganyan, ganito lang po yung timpla ng ating dough, mga kasosyo. Pandikoko, ganyan, cheese bread, or mga nilalagyan ng palaman. Ito lang po yung recipe ng ating dough. So, next step naman ay lalagyan natin ng hiwa-hiwa. Kung gusto niya may na medyo kitang-kita po talaga yung palaman nyo, eh laliman nyo po yung hiwa, mga kasosyo. Pero ingat lang po kayo sa paggamit ng cutter. So, ganito po ang gagawin natin hanggang sa maubos po natin mahiwaan ang ating dough. Depress natin ito para medyo malapad ang ating tinapay. I-rest natin ito, mga kasosyo, ng mga 2 to 3 hours. After 2.5 hours ng pagpapaalsa ko, so ito, babanyahan na po natin ito ng egg wash. So isang piraso lang itlog lang po ito, mga kasosyo. So lalagyan natin ito ng egg wash para medyo makintabi yung ibabaw niya, para glossy siya, masarap tingnan, hindi ba pale, hindi ba malungkot. Kapag naluto kasi siya, iba yung itsura niya. So, i-bake natin ito sa preheated oven na 150 degrees Celsius ng 20 to 25 minutes. So, isalang nyo muna po sa baba, at pag medyo nakita nyo na may swelo na siya sa ilalim, iakyat nyo na po. So, hanggang sa mamula at maluto na po siya. So, after na pabibake natin, ito na po ang ating pandimunggo. So, may swelo siya sa ilalim. So, kita nyo naman makintab yung ibabaw, and malambot po talaga itong ating dough. At syempre, masarap. Oh, tingnan mo nyo, mga kasosyo. So, dahil nga nasabi ko sa inyo, medyo mahal ang materyales. So, in-adjust ko po talaga yung palaman. Binibenta ko po siya ng 5 pesos kada isa. So, ayan, mga kasosyo, sana po nagustuhan nyo po ang recipe ko. Kung hindi pa po kayo nagsusubscribe, mag-subscribe na po kayo. At huwag nyong kalimutang pindutin ang notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang video na gagawin. Alright, thank you for watching!